I-share ko nga pala sa inyo kung paano yung chatbot in education as a support system for teacher and student. First, what is ManyChat? ManyChat is one of the top Facebook chatbot automation software. So marami na pong gumagamit nito, especially yung mga pages na may mga business, gumagamit din po sila ng ManyChat. Is ManyChat free? Of course, meron free, meron din pong may bayad. So kapag kinilik niyo po yung get started, mapupunta po tayo sa free plan. If you want to upgrade to pro plan, meron pong option doon para ma-unlock yung more features. Yun nga lang, meron po itong payment. Next, advantages. Student engagement. So dito ay magkakaroon ng instant engagement sa ating mga estudyante kasi hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay ng mga sasagutan nila. Mas maganda kasi yung may interaction between the teacher and student. Assistance to students. So ito po ay tulong natin sa mga mag-aaral, lalo na yung mga hindi pa rin nakakahabol simula ng first quarter, second quarter, para ma-access pa rin nila yung mga lesson at yung mga dapat nilang sagutan. So madali lang po nila yung ma-access dun sa ibibigay po nating link. Simple access to information. Para naman sa mga mag-aaral natin na gusto mag-review or i-review yung mga content ng lesson natin bago sila mag-answer ng kanilang mga summative test. So, it is simple access to information. Pwede rin po tayo maglagay dito ng mga announcement, mga deadlines, para doon na lang sila matitingin. Hindi na nila kayo i-istorbohin kahit hating gabi. Ma-access nila yung information without asking you directly. Next. Disadvantages. Need time for implementation. It takes time talaga kapag magpe-prepare ka ng lesson sa ManyChat kasi may mga pipindutin ka pa dito ng mga command na dapat na i-ready mo na before, and then yung content ng lesson nakahanda na rin dapat. So kailangan talaga ng oras kung gusto mong maayos na maayos at talagang presentable siya sa inyong mga mag-aaral. Need to be maintained. Siyempre, kapag tapos na yung mga lesson doon sa may unang link, kailangan mo na siyang i-edit. Dagdagan mo siya ng lesson for another week or for another grading. O kaya pwedeng gawin mo na lahat para wala ka nang iintindihin. Ang i-maintain mo na lang yung mga subscriber mo, itingnan mo kung nag-subscribe ba sila or hindi, or kailangan ba silang i-unsubscribe para makita mo yung current score nila dun sa ibinigay mo ng mga quizzes. So, yun lang naman yung gagawin mo sa maintenance ng ManyChat. Limited functionality. Limited siya kasi free plan na yung gagamitin natin. Pero kung sa may pro, halos lahat ng features magagawa natin. Since limited siya, pero don't worry, magagamit pa rin natin siya ng maayos. So, paano magsimula sa ManyChat.com? First, just type in ManyChat.com sa ating browser. Yan po yung una nating gagawin. So, meron kayong makikita dyan. Once na na-type in mo yung ManyChat.com sa ating browser, itong turn conversations into conversions. So, ang hahanapin nyo dyan yung get started free. Pag na-click niyo na po yung Get Started Free, eto na po yung next na lalabas. Yung merong box na pula. Continue with Facebook. So, meron ditong mga lalabas na Instagram, SMS, or email. Ang pipiliin natin palagi is Continue with Facebook. Next, yung Continue doon sa baba. Huwag yung cancel. I-check nyo lang yung mga dapat i-check. Tapos continue. Next, type in your email address. Yung email address na ginamit nyo sa inyong Facebook account na ginagamit nyo sa school. Or kung ano yung pinaka-email address ng inyong Facebook. Kung isang Facebook account lang yung ginagamit nyo, just type in. Next,
After typing your email address, click Next. So, lalabas sa inyong email address. Tingnan nyo po sa inyong Gmail kung meron po kayong na-receive na code. And then, kung ano yung code na na-receive ninyo doon sa inyong email, tatype in nyo po siya dito. Kung hindi kayo naka-receive, change nyo yung email address kung hindi nyo na-receive. Para lang ito ma-verify yung inyong account. Next, type your mobile number. It's optional. What describes your role? Select Other. Yung drop-down list po natin, may lalabas po dyan, Select Other. First, type Education. Next, how many people work at your community? Sa drop-down box, piliin yung 201 to 1,000. Di naman siguro lalagpas ng 1,000 yung mga estudyante natin na hawak natin. What best describes your experience with setting up marketing campaigns? Select beginner. Kasi nagsisimula pa lang tayo, I am just starting. How do you hear about ManyChat? A friend or colleague? After that, click natin yung next. So, lalabas po ito, Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp. Pipiliin natin palagi, lagi natin yung tatandaan, Facebook Messenger. Kasi sa ibang application, hindi naman yung lahat ng estudyante natin ay gumagamit ng mga account na yun. Karamihan sa students natin, teachers, Facebook Messenger talaga yung ginagamit. Next, we haven't found Facebook pages managed by you. Ibig sabihin, wala ka pa ang nagagawa na Facebook page. Iba po yung Facebook page sa Facebook group. Yung Facebook page, i-like or i-follow lang nila ito, maa-access na po nila yung page mo sa Facebook group. Kailangan nilang mag-join doon and then pwede silang exclusive group lang or private group or public group na kailangan nilang i-visit. So dito, i-like or i-follow lang, makikita na nila yung inyong page. So ang gagawin natin, syempre, create page. I-click nyo lang itong color blue na ito, create page, i-type nyo lang po kung anong pangalan ng page nyo. Pwede yung subject o kaya in sa akin, yung Ma'am Alona Smart Class. Kasi marami na akong nagawang Facebook page. Kaya meron na sa akin automatic na lumalabas. Type nyo lang dyan. The next category. Type education website. Next, for description. Type for educational purposes only. Next, click create page and save. So after creating your page, makikita nyo yung pinaka-interface ng inyong page. And then, click nyo lang yung minimize. And then, i-reload nyo lang po yung ating ManyChat. Yan, nag-reload na siya. And then, lalabas na po dito yung ating Facebook page na minamanage nyo. So, ito example, Ma'am Alona's Math Class. So, kukonnect nyo lang siya. So, after nyo siyang i-connect, click nyo lang tong connect. Lalabas po yung congratulations, Ma'am Alona's Smart Class is connected. Then, click nyo lang po yung mga next. Yan. Kapag kinilik nyo yung next, will this account be used for an actual business? Select no, this is a technical or demo account. What type of messages are you going to send from ManyChat? So, i-check nyo lang yung Facebook Messenger. Next, pindutin nyo lang po yun, yung next na yun sa ibaba. So, eto na po yung makikita nyong dashboard ng ManyChat. So, after connecting your FB page to ManyChat, you will be directed to ManyChat dashboard. So, eto po yung makikita nyo. Now, you can create automated lessons using ManyChat. So, ito yung makikita natin mga pictures ng automated lesson. Pwede tayong maglagay ng plain text. Pwede rin maglagay ng audio.
Pwede rin mag-attach ng file, Word, Excel, PowerPoint, or PDF. So, pwede rin tayo maglagay ng mga links sa mga YouTube or references. Next, we can add photos or videos. Next, how to create automated lesson. Now, are you ready? Let's do this.